Hello guys, ito pala ay isang insulation. So, hi, welcome back to my channel. This is Lipstick Mama Vlog, Buhay Probinsya. So, ito siya ay para sa aming kisame. So, kita niyo naman yan, nandun si Mr. sa tuktok dahil sa kainitan ng panahon, kailangan natin ng insulation. So, ayan guys, dahil itong bahay namin is walang kisame, kaya kailangan mo natin magkalat para makalagay tayo ng insulation. So, ito pala siya guys is kaya ginagawa to ni Mr. dahil malapit ng May, at May is my due date para sa aming third baby soon. So, next month na yun. Hi guys, nagigahiga lang ako dito sa ano, sa ano namin, sa tindahan, kasi gawa ng mainit ang panahon. Yeah. Tapos medyo kumalimlim ng konti kasi mag-alas, anong oras na ba? Time check is anong oras na? Alas dos. Mag-alas tres na. So ngayon, hindi ako makatulog kasi gawa ng tiyan ko is sobrang galaw, magalaw siya sobra. Tapos isa pa, hindi na talaga ako nakakatulog ng gusto guys, as in hindi na ako nakakatulog, kaya nga I bug is real. Tapos kita niyo naman, nagbabago ng itsura. Oo, diba, dati nang malapad lalong lumapad, tapos yun, ganoon ang life. Tapos si Mr. nga pala, napaka-busy niya ngayon kasi gawa ng, di ba, sobrang init na ngayon, sobrang init ang panahon. So, ang ginawa ng Mr. ko, nagkabit siya ng insulation ang tawag niya. Yung ganyan ba sa, sa babong namin? Ayan. Insulation ang tawag niya. Teka, may tao. Okay. May bumili sa atin ng cotton buds. Oo. So, yun nga is hindi ako masyado nakatulog. Yes. At isa pa, yun nga, nagkabit si Mr. ng insulation doon sa bahay kasi yung bahay namin wala siyang ceiling pa, na yung ano ba, yung ceiling tawag mo? Ano pa lang siya, papasok ka tapos wala siyang, makikita mo lang yung ano, yung yero, yung skeleton. So, ang ginawa niya, kasi, syempre, Mayo, kainitan ng panahon. So, alam nga naman eh, may baby ka, tapos, matiis mo ba yung, mahirapan sa kainit, diba? Sa sobrang init ng panahon. So, yun, yung Mr. ko, bumili siya ng insulation na, mga 28 meters, kulang pa nga. Tapos yun, yung ginawa niya, siya lang talaga guys, kasi nga walang makakatulong na pamangkin, walang makakatulong kasi nga klase. So tara, puntahan natin, silipin natin siya doon sa bahay, iwanan muna natin yung tindahan. So, ito na guys. Medyo hinihingal tayo dahil paakyat. So, ayan na ang aming bahay. Ayan. So, kalat is real. So, ayan na siya guys. Medyo lampas kalahati na si Mr. sa paglagay. Kaya lang, kinulang. Kita nyo naman yung butas sa may kabila. O, di ba? So, ito yung sa party ng kwarto namin. Hindi ko lang pinaano sa inyo. Pinasilip yung aming bed. Gawa ng ang moskitero. Nakalukot lang. Gawa ng
pinagtatabi muna. Oo. So, ayun. Ito yung way. Papunta sa kabilang kwarto at kusina. So, yan. May, ito na lang yung tira sa 28 meters na binili ni Mr. So, kulangan pa siya para makumpleto tong area na to. Oo. So, ayan. At about naman sa kitchen, is din na kailangan kasi ang yero namin doon is ninja loom. Ayan si Mr. Ko. Hal? Ha? Ganda na. Psst, ganda. Hi. Sobra? Sobra. Sobra. So, ang kulang niya mga 12. Sigari. So, ayun. Init. Dagdaga na lang. Para ano. Tapos. Di na magbalik-balik ba? Di na magbalik-balik. Sige, balik-balik. Palit-palit. Good po. Dagdaga na lang na po. So, alam nyo na, ang aking Mr. Sumit is ganyan talaga. Original, original pala ba yung hagdan na? Bojan, pero mabait yan. Sobrang bait yan. Sobrang sipag pa. Okay, yun. Ayan. Ayan, akit siya kasi may gagawin pa yata yun siya doon. Or baka may sisilipin pa yan siya. So, ayan. Na. Na ano rin. Lapit na kulang pa siya ng mga 12 meters. Oo. 12 meters ang kulang. So, baka bukas or ewan ko sa kanya kasi pag si Mr. magtrabaho, huwag mong pakialaman yung kanyang plano. Kasi ganun ang mga asawa. Ay, Diyos ko, yung tiyan ko laging naninigas. Madali akong hingalin. Okay, dandahan ako kasi pag hiningal ako, baka ma-slide tayo. Nako. Okay, dandahan. So, ganun at good luck sa mga tulad kong buntis. Na masyadong mainit ang lugar. Buti siguro ang mga bahay ninyo is walang init. Ganun. So, ayan. Nandito na ulit ako sa tindahan, guys. So, ayan. Salamat again sa inyong panonood sa akin channel at suporta. Maraming salamat. God bless.